Habang nakaupo sa labas ng restaurant, ay hindi maiwasang sundan ni Sofia ng tingin ang mga taong pumapasok at lumalabas mula doon. Masaya ang mga ito kasama ang mga kaibigan, pamilya o magulang. Nalabis naman na kinaiinggitan ni Sofia. Sa ilang araw niyang nakatambay doon, marami na siyang nakikitang magulang na tinatrato ng mabuti ang mga anak nila. Kinaiinggitan iyon ng sobra ni Sofia, kahit ang pagtawa ng mga bata habang kasama ang mga magulang habang papasok sa restaurant. Kung sana, hindi lang siya kinulong ng mahabang panahon ng magulang niya, ay siguradong nakakapunta na rin siya sa ganitong restaurant. Nang mamatay naman ang magulang niya, ay sa tiyan niya siya tumira. Ngunit mas malala pa pala ito sa magulang niya dahil sinasaktan siya pati ng asawa at anak nito. Shut up! I said I don't like her! Inis na saad ni Gabriel sa kaibigan habang papasok sila sa isang restaurant na pagmamayari naman ang isa pa nilang kaibigan. Huwag mo nang i-deny pre, nahuli ka namin ni Calix na kasama si Paloma. Natatawang sabi naman ni Trix ang kaibigan ni Gabriel. Umiling si Gabriel dahil sa sinabi nito. Bahala ka nga sa buhay mo, bilisan ka mo nila. Humina ang boses ni Gabriel nang may mapansin sa labas ng restaurant. Nasa loob na raw si Joren, si Luis papunta pa lang. Halika na, chik na naman tinitingnan mo no. Inakbayan siya nito kaya bahagyan niyang siniko. I'm not like you. Nauna na itong pumasok sa loob. Ilang oras din ang tinagal nila sa loob. Dahil maliban sa business, ay may iba pa silang pinag-usapan. I have a meeting at Australia tomorrow. Hindi ako pwede, but I will let my secretary. Napabuntong hininga si Gabriel nang sumabat na si Trix. Ito ang maloko sa kaibigan niya. Mas mabuting ang sekretaryo mo na lang ang papuntahin mo. Sinasabi ko na sa inyo mga pare, akin na to. Tinurong pa nito ang mga kaibigan nila. Muling napailing si Gabriel. Nauna siyang umalis doon dahil kailangan pa niyang ayusin ang gamit niya para bukas. Paglabas niya ng restaurant ay napalingon siya sa gilid dahil may napansing babae doon kausap ang dalawang lalaki. Oo nga, bibigyan ka namin ng pagkain. Meron pa akong ekstrang kwarto sa bahay. Pwede ka muna doon. Sabi ng matabang lalaki. Nagsalubong ang kilay ni Gabriel nang makita ang ngisi sa labi nito. Palipat-lipat ang tingin niya sa dalaga at sa dalawang lalaki. Talaga po? Marami po kayong pagkain? Ilang araw na po kasi akong hindi kumakain. Namilog pa ang mata ng dalaga habang nakatingin sa mga ito. Doon, natitigan ni Gabriel ang dalaga. Payat ito at marumi. May punit din ang suot nitong pajama, kaya nakikita ang maputing hita nito. Nahuli pa ni Gabriel na nakatingin dito ang lalaking kasama ng mataba. Oo, marami. Halika't pupunta tayo doon. Saka may gagawin din tayo. Nasigurado kung magugustuhan mo. Nang maghahawak ka ng lalaki ang dalaga, ay doon na kumilos si Gabriel. Walang pumapansin sa mga ito, kaya si Gabriel na ang nakialam. Sa itsura pa lang ng mga lalaki ay hindi nakatiwa-tiwala. You're here. Matagal na kitang hinahanap. Pagkukunwaring sabi ni Gabriel. Hinawakan pa nito ang kamay ni Sofia, kaya gulat na napatingin sa kanya ang tatlo. At sino ka naman? Nag-uusap kami pare ah. Huwag mo kaming guluhin. Inis na saad ng payat na lalaki. Matalim na tinignan niya ang mga ito. Really? Inuuto niyo ang babae para sumama sa inyo. Do you want to sleep in jail for the rest of your life? I can arrange that right away. Just tell me. Seryosong wika ni Gabriel na kinalaki ng mga mata ng mga ito. Wala kang ebidensya. Gusto lang namin siyang tulungan. Masama ba yun? Namumula na ang mukha ng mataba sa galit. Hindi niya alam kung bakit ito nagagalit. Sila mismo ang humuhuli sa sarili nila. Walang masama sa tumulong, pero ang magkunwaring tumutulong. Pero may plano palang masama, yun ang mali. Gumisi si Gabriel sa mga ito. Kung ebidensya lang ang pag-uusapan, meron ako niyan. Just say hi there.
tinuro ni Gabriel ang CCTV na talagang nakatutok sa mga ito. Nagulat ang dalawang lalaki sa nakita. Nagkatinginan ang mga ito saka mabilis na umalis sa harap nila. Umawang ang labi ni Sofia at sinundan ang mga ito ng tingin. Mangiyak-ngiyak na hinampas ni Sofia ang braso ni Gabriel. Bakit mo pinalis sila, kuya? Chance ko niyong makakain at makatulog. Naupo siyang muli at niyakap ang tuhod. Kumunot ang ngo ni Gabriel nang yukuin siya. Alam mo ba kung bakit ka nilapitan ng mga yun? Hindi ka nila gustong tulungan. Kaya ang mga yun lumapit sa'yo dahil may gagawing masama ang mga yun sa'yo. Galit na sigaw na kinatigil ni Sofia. Pinunasan niya ang mga luwa at tiningala si Gabriel. Masama? Hindi nila ako bibigyan ng pagkain? Nang tumango si Gabriel ay malakas na umiyak si Sofia na kinangiwi naman ang binata. Nagugutom na ako, kuya. Mahinang saad niya. Nasaan ang bahay mo? Iahatid kita. Hindi maiwasan ni Gabriel ang sarili na titigan ang dalaga. Marumi nga ito, ngunit kahit ganun ay umaangat pa rin ang ganda nito. Nakikita niya ang mga titig ng ibang lalaki na dumadaan doon. Siguradong nakikita ng mga ito ang CCTV, kaya hindi nagtangkang lapitan ito. Ang dalawang lalaki lamang talaga kanina ang hindi nakapansin doon. Umining si Sofia at napahawak pa sa kanyang tiyan. Wala po akong bahay. Huwag niyo po akong ibabalik sa bahay ng tiga ko. Sasaktan lang po nila ako doon. Sumingot siya at niyakap ang sarili. Sa sinabing iyon ng dalaga ay doon napansin ni Gabriel ang ilang pasa nito sa katawan na unti-unti nang nawawala. Umawang ang labi niya at bahagyang kinuyom ang kamay. Naupo siya para mapantayan ito. Do you want to come with me? You can stay in my house. May meeting ako sa Australia bukas, kaya ikaw ang tatao doon kasama ang makasambahay. You can eat whatever you like and sleep every hour if you want. Marahan na saad niya na kinatingin ito sa kanya. Kahit hindi siya nakapag-aral, ay may iilan namang English siyang naiintindihan. Ngunit sa puntong iyon, wala talaga siyang naintindihan. Tatao sa bahay mo? Hindi ko maintindihan. Tagalog na lang po. Mahinang saad niya at pinaglaruan ang kanyang daliri. Napatitig si Gabriel dito hanggang sa napangiti dahil sa paghangang naramdaman niya. Hindi niya inaasahan na hindi ito nakakaintindi ng English, but he finds it cute. Dadalhan kita sa bahay ko kung gusto mong sumama. Hindi mapigilan ni Gabriel ang ayusin ang magulo nitong buhok. Hindi po kita kilala eh. Nakasimangot na saad ni Sofia na kinangiwi niya. Hindi mo din naman kilala ang mga lalaki kanina, pero gusto mo na agad sumama. Napaining siya at bahagyang pinitik ang noo ng dalaga na mabilis namang sinapu iyon. I'm Gabriel. Okay na? Hindi mo ba ako gagawa ng masama tulad ng gagawin sana ng mga lalaki kanina? Hindi mo ko inuuto? Sofia po ang pangalan ko. Inosenteng saad niya na kinailing ni Gabriel. Napatingin pa sa buhok niyang magulo. Napakamot siya ng pisngi. Hindi. Wala akong gagawin sa'yo masama. Nadidistract talaga siya sa magulo nitong buhok. Ipupusod ko ang buhok mo. Ang gulo, Sofia. Okay? Pabuntong hiningang sabi niya. Walang pakailam si Gabriel kung maraming nakatingin sa kanya. Gagawin niya ang gusto niyang gawin kahit na makikita na naman niya ang mukha sa news bukas. Kaya niyang gawa ng paraan iyon. Matapos ang mahabang pag-uusap kay Sofia, ay pumayag itong sumama sa kanya. Napapangiti pa si Gabriel habang nagmamaneho. Para kasing bata si Sofia, panay ang lapit ito ng mukha sa aircon ng kotse, saka sisinghutin ito. Mabango, parang pagkain. Cute na tumawa pa ito. Huwag mong ilapit ang mukha mo. Pagdating sa bahay, kumain ka na marami. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Gabriel hanggang sa marating nila ang bahay nila. Bahay mo ito, Pogi? Namamanghang tanong ni Sofia nang makalabas ng kotse.
Pinagkrus ni Gabriel ang mga braso at pinagmasdan si Sofia na halos libutin na ang labas ng bahay niya. O bahay pa bang matatawag iyon dahil sa laki? Naiiling niyang nilapitan ang dalaga at kinuha ang kamay nito. Hinila siya ni Gabriel papasok at mas lalo pa nga siyang namangha. Magluto kayo, damihan niyo. Sabi ni Gabriel sa isang kasambahay na nakita. Kakain na tayo. Lumapit lalo si Sofia para ibulong iyon kay Gabriel. Mamaya, magluluto pa sila. Dadalhin kita sa kwarto mo. Maligo ka roon at matulog muna. Nakikita kong itim sa ilalim ng mata mo. Saad ni Gabriel. Ngumuso si Sofia at hinaplos ang ilalim ng mata niya. Ilang araw na kasi akong hindi nakakatulog. Maingay kasi doon tapos maraming kumakagat sa akin. Mahinang saad niya. Napatingin si Gabriel sa kanya. Saan ka ba natutulog? Umiwas ng tingin sa Sofia at lalong napanguso. Sa ilalim ng tulay kasama yung mga bata. Hindi ako makatulog kasi maingay ang tubig tapos may kumakagat sa akin. Natigilan si Gabriel. Nakaawang ang labing hinarap ito. Bakit ka natulog doon? Wala bang nagpupunta doon? Paano kung may siraulong tao na pumunta at saktan kayo? Galit na wika niya. Nagulat si Sofia dahil doon. Nagtataka din siya kung bakit galit ito. Galit ka po ba? Yumuko si Sofia at muling pinaglaruan ang daliri niya. Wala na kasi kaming mahanap na tutulugan. Wala namang pumupunta doon. Mariin ay pinikit ni Gabriel ang mga mata. Hindi niya maisip na natutulog doon ang dalaga. Bumuntong hininga siya at tinapik ang ulo nito. Hindi ako galit. Pumasok ka na sa kwarto mo. Maligo ka at magpahinga. Nasa closet ang mga damit. Kay ate yan, pero dahil hindi naman siya pumupunta na dito, gamitin mo na lang. Binuksan ni Gabriel ang pinto para sa kanya at akmang tatalikod na nang hawakan ni Sofia ang braso niya. Natigilan si Gabriel at nilingon siya. Pwedeng sabahan mo ko sa loob? Lumingaling nga si Sofia. Walang nagawa si Gabriel at pumasok sa loob. Tinungo niya ang closet at kumuha ng damit nito. Nakatingin lamang ito sa kanya. Nang ibigay ang damit at tuwalya ay itinuro na niya ang banyo. Maligo ka na doon. Sa loob ka na magbihis. Ihintayin kita dito. Saad niya? May pagdadalawang isip na naglakad si Sofia patungo doon. Nang makita ang laki ng banyo ay napaawang ang labi niya. Walang tabo. Sinilip ni Sofia ang binata sa labas. Tabo? Kumunot ang noo ni Gabriel. Hindi kami gumagamit niyan dito. Use the shower. Pero nakatitig lang si Sofia sa kanya. Napatampal siya ng noo at salubong ang kilay na pumasok sa loob. Hinila niya si Sofia patungo sa shower room at tinuro kung paano gamitin ang shower doon. Intindihan mo ba? Kapag gusto mo ng mainit, ikutin mo pa kanan at pakaliwa naman kung malamig. Tansahin mo na lang kung anong gusto mo. Pati ang pagpatay at pagbukas ay tinuro na rin niya. Tumango-tango lang naman sa kanya ang dalaga kaya nagpaalam na siyang lalabas. Habang naliligo ang dalaga, ay inayos na ni Gabriel ang mga gamit niya para bukas. Paulit-ulit siyang bumuntong hininga. Kailangan pa niyang ipakilala si Sofia sa mga kasambahay upang may makakausap ito. Saan ka pumunta? Pagpasok ni Gabriel sa kwarto ni Sofia ay nakaupo ito sa kama at tumutulo ang luha. Mabilis niya itong nilapitan at pinunasan ang kanyang luha. Bakit ka umiiyak? Inayos ko lang ang mga gamit ko para bukas. Marahan na sagot niya. Hindi siya sanay na purong Tagalog ang sinasabi niya. Pero para maintindihan siya ng dalaga, ikailangan niyang sanaging iyon. Sumingot-singhot si Sofia. Parang may kumakatok kanina sa pinto, Gabi. Nahinang saad niya. Nilingon ni Gabriel ang pinto. Kasambahay siguro yun. I will ask them later. Tumayo siya at kinuha ang tuwalya nito. I'll blow your hair. Halika. Pagkatapos i-blower ang buhok ni Sofia ay binuhat na niya ito patungo sa kama.
Matulog ka muna dyan. Gigisingin kita kapag naluto na ang pagkain. Hindi alam ni Gabriel kung anong nangyayari sa kanya. Ngunit nakikita na lang niya ang sarili na tumutulong sa pagluluto na hindi naman niya ginagawa noon. Nagtataka, nagugulat ng mga kasambahay ito. Ngunit hindi na niya pinagtuunan iyon ang pansin. Nang gisingin ang dalaga, ay pinagmasdan lamang niya itong kumain. Nakita ng mga kasambahay doon kung paano niyang tingnan ang dalaga habang kumakain ito. Iyon din ang unang beses na nagdala ng babae si Gabriel, kaya masaya sila. Mabait si Gabriel sa mga kasambahay. Parang tunay na pamilya na ang turing nito sa kanila, kaya pinangako nila na magiging tapat sa binata kahit anong mangyari. Babalik ka kagad, diba? Nakangusong nakahawak si Sofia kay Gabriel habang kapalabas sila ng bahay kinaumagahan. Of course, pagkatapos ng meeting ay uuwi agad ako. May gusto ka ba? Kinulo nito ang buhok niya at nakangiting tinitigan siya. Umiling si Sofia at dahan-dahan na binitawan ang kamay niya. Hindi maintindihan ni Sofia ang kanyang sarili. Sa totoo ay magaan na ang loob niya kay Gabriel. Pakiramdam niya ay safe siya kapag kasama ito. Na wala na siyang dapat na alalahanin pa. Mag-ingat ka dito. Kung may gusto ka ay sabihin mo na lang kina Manang. Hinarap ni Gabriel ang mga kasambahay na sumama sa labas. Naikaring, pakitignan na lang po si Sofia. Yung mga billing ko po ha. Tumango naman ang matanda, kaya muli niyang hinarap si Sofia nang inusuhan siya. Kaya ko naman ang sarili ko ha. Bakit mo ko pinababantayan sa kanila? Salubong ang kilay na tanong niya. Nagkibit balikat si Gabriel. Naalis na ako. Don't go outside without your bodyguard. Sinulya pa ni Sofia ang bodyguard na tinutukoy niya. Talagang naglagay ito ng bodyguard para sa kanya. Walang nagawa si Sofia kundi ang tumagon na lang. Tatlong araw din kasi ang meeting nito doon, kaya tatlong araw niyang hindi makakasama ang binata. Nay, matagal na po ba kayo dito? Kilalang kilala niyo na po pala si Gabby, no? Tanong niya kay Nay Karing. Lima ang kasambahay ni Gabriel at lahat ito ay mababait sa kanya, kaya mabilis niyang nakaklose ang mga ito. Nakikipagtawanan at nakikipagkwentuhan siya sa mga ito, kaya kahit papaano ay hindi niya naisip ang binata. Oo, iha. Napakabait ng batang iyon. Lahat kami dito ay tinulungan at tinrato niya ng mabuti, higit pa sa isang kasambahay. Kung may anak nga lang akong babae, irereto ko talaga siya sa batang iyon. Natatawang saad nito na kinangiti niya. Nangalumbaba siya habang tinitingnan ang mga ito. Mabait mo pala siya sa lahat, no? Ilang babae na kaya ang dinala niya dito? May girlfriend kaya si Gabby? Mahinang bulong niya na narinig naman ang mga ito. Nagkatinginan pa at sabay na tumawa. Ikaw ang unang babae na dinala dito ni Gabriel, iha. Kung usapang girlfriend, ay paniguradong ikaw ang una. Sagot pa nito na kinaawang ng labi ni Sofia. Bahagyang tinuro niya ang sarili at nanlalaki ang matang tinignan ang mga ito. Ako po? Mabilis niyang kinumpas ang kamay sa harap ng mga ito. Naku, nagkakamali po kayo. Hindi po ako girlfriend ni Gabby. Ang totoo, tinulungan lang po niya ako. Nakita niya ako sa isang restaurant at tinulungan sa mga lalaki. Nang sabi niya, inuuto lang ako ng mga yon na bibigyan ng pagkain para gawan ako ng masama. Sigurado po akong naawa sa akin si Gabby. Pagkukwento niya, ganun ba? Kung hindi mo mamasamain ha, bakit ka nasa restaurant na yon? Alam ba ng mga magulang mo ang nangyari sa'yo? Tanong ni Aling Tina, isa din sa kasambahay doon. Umiling si Sofia. Patay na po mga magulang ko. Tumakas po kasi ako sa bahay ng tiya ko. Pinakita niya ang braso niyang kahit papaano ay makita pa rin ang mga pasadoon. Mayroon siya sa iba't ibang parte ng katawan niya. Ngunit paniguradong kaunti na lang ang makikita doon. Sinasaktan nila ako doon kaya tumakas po ako. Ayos lang naman po sa akin na ikulong po ako sa bahay. Pero
Hindi ko po talaga kaya na sinasaktan po ako. Mahina po ang katawan ko kaya kapag nagtagal po ako sa bahay ni Natiya, ay sigurado po bibigay na ang katawan ko. Nakangiting saad niya. Umawang ang labi ng mga ito at nanlalaki ang matang nakatingin sa kanya. Paano nitong nagagawang humiti sa kabila ng pinagdadaanan nito? Hindi nila inaasahan na ganoon ang nangyari sa kanya. Lumapit ang isang ginang at hinaplos ang ulo niya. Huwag kang mag-alala. Walang mananakit sa'yo dito. Kaming bahala sa'yo. Hindi namin nahayaan na may mananakit pa sa'yo. May pag-uunawang sa adito na kinaluha ni Sofia. Napatitig siya sa mga ito. Nakangiting tinanguhan siya kaya niyakap niya isa-isa ang mga ito. Maraming salamat po sa inyo. Natutuwa ang mga ito sa kanya dahil talagang hindi siya mauubusan ng kwento. Lahat ng nangyari dito simula nang lumayas siya ay naikwento na niya. Hindi nga niya inaasahan na pagkakatiwalaan niya agad ang mga ito. Sa tatlong araw na wala si Gabriel ay hindi man lang nakaramdam ng pagka-bored si Sofia. Ngunit si Gabriel ay hindi man lang nawala sa isip niya ang dalaga. Ilang beses na siyang nawala ng focus sa meeting. Kaya talagang tumatawag siya sa bahay niya para lang marinig ang boses ni Sofia. Mukhang natamaan na siya sa dalaga nang ganoon kabilis. Sa dami ng babae nagkakandara pa sa kanya, hindi niya inaakala na kay Sofia lang pala siya mahuhulog. Sa babaeng apat na araw lang niyang nakikilala. I can't wait to see her. Pabuntong hiningang saad ni Gabriel habang sakay ng private plane nito. Ngayon po ba uuwi si Gabby, Aling Bec? Nakita niya ito nang didilig sa labas kaya sinubukan niyang tumulong. Hindi naman siya tumawag, iha. Ano bang sabi niya? Tanong nito at tinuruan siya kung paano gawin ang tamang pagdidilig ng mga halaman. Dahan-dahan lang muna. Ngumuso si Sofia. Sabi niya, tatlong araw lang po siya doon. Tatlong araw na po ngayon, Aling Ming. Pauwi na yun, iha. Huwag kang mag-alala. Sumulpot si Nay Karing bit-bit ang isang tray. Maupo ka na rito at kumain. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Kinuha ni Aling Bec sa kanya ang hose at dinala siya sa coffee table sa labas ng garden. Dahil mahilig magkape si Gabriel ay may coffee table talaga dito sa garden. Kahit sa likod bahay ay mayroon din. Naupo si Sofia at walang ganang kinain ang hiranda ng mga ito. Natatawa naman siyang tiningnan ng mga kasama niya. Hindi pinansin ni Sofia ang gulat ng mga ito nang mapatingin sa kanyang likuran. Paano kung sa susunod na linggo pa pala siya uuwi? Nay, buong linggo din ako hindi makakatulog. Nakangusong saad niya habang inuuya ang pagkain. Kumunot ang noo ni Sofia nang maglakad paalis ang dalawang kasama niya. Sa inaakala nga hayaan muna siya ng mga ito para makakain, ay hinayaan na lang niya. Iiwan niyo na ako dito. Nagtatampong sambit niya. Nang makaranig siya ng tumawa ay napairap si Sofia. Nay Karing, huwag niyo akong pagtawanan. So you thought I'm Nanay Karing? Halos mapatalon si Sofia nang may biglang may naupo sa tabi niya. Hindi makapagsalita si Sofia nang ayusin pa ni Gabriel ang buhok niyang humaharang sa kanyang muka. Talagang nagulat siya na makita ang binata sa harapan niya. Hanggang sa tumayo si Sofia at niyakap ito dahil sa tuwa. Maya-maya ay natigilan si Sofia. Nanlalaki ang matang lumayo kay Gabriel na nakangising nakatingin sa kanya. Ganon mo ba ako, Kamis? Namilog lalo ang mata ni Sofia. Mabilis siyang napailing. Ano? Hindi kaya? Nakangusong napakamot siya sa pisngi. Okay. Hinila ni Gabriel ang kamay ni Sofia para iupo ito. Ubusin mo ng pagkain mo. May binili ako para sa'yo. Talaga? Para sa akin? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Ginulo ni Gabriel ang buhok niya. Sige na at ubusin mo na para makita mo na mga pinamili ko. Tumango-tango si Sofia at maganang inubos ang pagkain na parabang hindi siya nawalan ng gana kanina. Maraming ang pinamili si Gabriel sa kanya.
may mga damit, sapatos, bag at mga chocolate. Ngunit unang kinuha ni Sofia ay ang mga chocolate na hindi pa niya natitikman kahit isa doon. Bibigyan ko sila nanay mamaya nito. Nakangiting saad niya at niyakap ang mga ito. Napailing si Gabrielle. Dahil sa chocolate ay nabaliwala na ng dalaga ang mga damit na binili niya. Pero hindi niya maiwasang mamangha dito dahil nakita at nalaman niyang hindi importante dito ang mga bagay na binili niya dahil sapat na para dito ang pagkain. No, para lang sa'yo yan. May binili ako na para kay nanay, kaya wag mo nang intindihin yun. Wika ni Gabrielle. Muling niyakap ito ni Sofia. Masaya siya dahil unang beses niyang nakatanggap ng ganoon mula sa ibang tao. Hindi niya naranasan iyon dahil sa klase ng buhay niya. Pupunta ka na sa opisina mo? Tanong ni Sofia. Isang linggo nang umabsent ito sa trabaho para makasama niya. Pareho nilang inaasahan na mas gagaan ang loob nila sa isa't isa. Tumindi ang pagkagusto ni Gabrielle sa dalaga. Pilit niyang pinapakita at pinaparamdam kay Sofia ang nararamdaman niya. Ngunit masyadong manhid ang dalaga. Hindi naman niya ito binibigla lalo na at kakikilala pa lamang nila. Hindi din naman niya pwedeng ipilit ang gusto lalo na dahil sa pinagdaanan ng dalaga. Gusto mo bang sumama? Baka hindi ako makapagtrabaho ng maayos dahil iniisip kita dito. Tura ni Gabrielle. Hinaplos ito ang kamay ni Sofia para kumbinsihin itong sumama. Ayaw mo na ba akong kasama, Sofia? Nagkunwaring sumimangot si Gabrielle. Napakabot ng ulo si Sofia at tiningnan ang backpack niyang inaayos. Halos chocolate lang naman ang laman nun. Sasama nga ako. Nag-aayos na nga ako ng bag ko eh. Nagpipigil ang tawang binitawan niya ito at nahiga sa kama ng dalaga. Bakit kasi ang daming chocolate ang dinala mo? We can buy, pwede naman tayong bumili na lang. Saad niya. Gagastos ka na naman. Meron naman dito, bakit bibili ka pa? Sinasayang mo ang pera mo. Pwede mo namang itulong sa mga bata. Inis na saad ni Sofia. That's right. Papakalita mo na naman ako. Naiiling na saad ni Gabrielle at tumihaya. Tinawagan ko na mga charity ko dito sa Manila na puntahan ang mga batang tumulong sa'yo. Siyempre, pati ang mga batang makikita nilang palaboy doon. Talaga? Mabilis na lumapit sa kanya si Sofia at kahit nakahiga siya ay niyakap siya nito. Maraming salamat! Nang maramdaman ni Gabrielle ang pagbasa ng dibdib niya ay niyuko niya ang dalaga. Bahagya siyang natawa nang makita ang mga luha nito. Bakit ka naman umiiyak? Nakangiting tanong niya. Paabal ba akong umiyak? Ang bait mo talaga. Sumingot-singot niyang tiningala si Gabrielle. Sakto naman na nakatingin sa kanya si Gabrielle. Kaya naglapit ang mukha nilang dalawa. Parehong nagulat at nagkatitigan. Si Gabrielle ang unang umiwas at mumiti sa kanya. Bahagyang hinagkan ang kanyang noo, saka siya inalalayan sa pagtayo. Umiyak ka lang hanggat gusto mo. Basta, lagi ka nasa bisig ko. Nakangiting pahayag niya. Kinuha niya ang bag ni Sofia at hinawak ka ng kamay niya. Hinila na siya nito palabas ng kwarto. Pagpasok pa lang nila sa kumpanya ay maraming empleyado na ang nakatingin agad sa kanila. Dahil nga hindi sanay si Sofia sa ganoon, ay napayakap siya sa braso ni Gabrielle na mas lalong nagpaugong ng bulungan. Go back to work! Seryosong sigaw ni Gabrielle. Mabilis na umiwas ang mga ito ng tingin at bumalik sa kanya-kanyang trabaho. Inakbayan ni Gabrielle ang dalaga nang sumakay sila sa elevator. Napatingin si Sofia sa mga taong parang takot na sumakay. Ngumuso siya at hinila si Gabrielle sa tabi. Magandang umaga po. Pasok po kayo. Malaki po ang space. Baka malit kayo at pagalitan kayo ng boss nyo. Saad niya ngunit hindi man lang sila natinag. Bahagyang yumuko lang kaya hinila niya ang suit na suot ni Gabrielle. Ayaw naman nila. Bumuntong hininga si Gabrielle at tiningnan ang mga ito. You heard her. Get inside. Supladong sabi nito, kaya tarantang pumasok ang mga ito.
sinusungitan mo sila? Kunot ang noong tanong ni Sophia. Of course not. Sinabi ko lang na pumasok sila. Mahinahong wika ni Gabriel at hinaplos ang likuran niya. Tumangutango si Sophia at nginitian ang mga empleyado na umiti din naman sa kanya. Kumaway pa siya sa mga ito nang makalabas sila ni Gabriel ng elevator. Where do you prefer? Sit at the sofa or sit beside me? Tanong ni Gabriel na makapasok sila sa loob ng opisina nito. Kumunot ang noon ni Sophia. Pahihirapan mo na naman ba akong intindihin ang sinasabi mo, Gabby? Natawa si Gabriel at pinalibot ang kamay sa baywang niya. Maupo ka na lang sa tabi ko. Ha? Bakit? Magtatrabaho ka, diba? Baka nakakaistorbo ako. Mahinang sabi niya na kinailing lang ni Gabriel. Hindi ka nakakaistorbo sa akin. Inalalayan siya nitong maupo sa tabi niya. Pinalagay talaga niya iyon sa sekretarya bago niya yayain si Sophia na sumama sa kanya. Binigay niya ang bag ni Sophia na makaupo na ito. Kaya habang nagtatrabaho si Gabriel, ay nasa tabi lang niya si Sophia. Naglalaro sa cellphone niya. Gabby, may tumatawag! Kinulbit siya ni Sophia nang tumunog ang cellphone nitong hawak ng dalaga. Sinilip naman ito ni Gabriel at nang makita na ang ina niya ang tumatawag, ay kumunot ang noo niya. Huwag mo nang pansinin yan. Maglaro ka lang. Alam na kasi agad ni Gabriel ang pakay ng ina kung bakit ito tumawag. Sigurado siyang pauuwiin siya nito sa bahay ng mga ito at ipapakilala sa kung sinong babae. Hindi hilig ni Gabriel ang mga babae. Wala ni isa pa siyang pinakikilala sa mga ito. Kaya sigurado iyon ang dahilan kaya sila ang naghahanap ng babae para sa kanya. Tumatawag ulit, Gabby! Binigay na ni Sophia ang cellphone sa binata. Ayoko na maglaro. Sagutin mo na, baka importante yan. Ngunit imbis na sagutin ay in-off ni Gabriel ang cellphone at pinatong ang kamay sa ulo ni Sophia. Gusto mo bang kumain? Ilang gusto mo? Marahan na tanong niya. Jollibee sana. Nung bata ko, bumili si mami nun eh. Binigyan niya ako. Maliit pero masarap. Nakangiting saad ni Sophia. Napabuntong hininga si Gabriel. Habang nagkukwento ang dalaga sa magulang ito, parang gustong hukayin ni Gabriel ang mga ito at bugbugin. Pasalamat na lang sila at wala na sila bago niya nakilala ang dalaga. Anong karapatan ng mga itong ipagkait sa anak nila ang mundo? Paano nila nagawang kulungin ang sariling anak? Sige, kakain tayo ng Jollibee. Mapapabili tayo kay Letlet. Kinuha ni Gabriel ang telepono at tinawagan ang sekretarya. Mabilis naman itong pumasok sa loob. Nang makita ni Sophia na may pumasok na babae, ay mabilis siyang tumayo at kumaway dito. Hello po. Nahihiyang bati niya na kinagulat ng ginang. Let, buy her a Jollibee. Anything. Buy us for lunch too, and for you. That's all. Thank you. Pagkatapos noon ay lumabas na ang ginang. Talagang hinintay iyon ni Sophia. Hindi siya mapakali sa kinauupuan habang hinihintay ang Jollibee niya. Kaya nang dumating ay iyon ang unang kinuha niya kahit pinigilan siya ni Gabriel. Kakain muna tayo ng lunch. Mamaya mo nang kainin yan. Pilit pa nito ang kinukuha iyon ngunit ayaw ibigay ni Sophia. Fine. Eat the burger. Burger lang muna ang kakainin mo. Mamaya ng iba. Kailangan mo munang kumain ng lunch. Tumango-tango si Sophia at kinuha ang burger na mabilis lang din niyang inubos kahit na nakatingin sa kanya si Gabriel. Iyon ang nangyari sa araw-araw nila ni Sophia. Sumasama siya kay Gabriel sa kumpanya nito at kakain sila ng Jollibee. Pakiramdam ni Sophia ay nauumay na ito sa Jollibee ngunit dahil gusto niya ay sinasabayan siya nito. Ngunit ang mas napapansin ni Sophia ay ang paglakas ng kabog ng dibdib niya kapag kasama o malapit sa kanya si Gabriel. Nagtataka na rin siya sa mga kinikilos niya at sa tingin niya ay ganun din si Gabriel. Tulad na lang ngayon dahil binigyan siya ni Gabriel ng cellphone. Sa sobrang tuwa niya ay napaupo siya sa hita nito habang nakayakap. Masaya ka ba? Hinaplos ni Gabriel ang likuran niya at nilapit ang muka sa pisngi niya.
namumulang lumayo si Sofia na mas lalo niyang naramdaman ang pagkabog ng dibdib niya. Napahawak siya doon, kaya nagtatakang tinignan siya ni Gabriel. Gabi, mabilis ang tibok ng puso ko. Nagtatakang saad ni Sofia. Kinuha niya ang kamay ng binata at nilagay iyon sa dibdib niya. Nararamdaman mo ba? Bumibilis siya kapag malapit ka. Gabi, baka may sakit ako. Natulala si Gabriel sa kanya, hanggang sa mariinit ang ipinikit ang mga mata upang pigilan ang ngiting gustong kumawala sa kanyang labi. Sa akin mo lang nararamdaman yan? Tanong niya na kinatango ng mabilis ni Sofia. Oo, bakit kaya ganun, Gabi? Nilagay din ni Sofia ang kamay sa dibdib ni Gabriel at nanlaki ang mata niya nang maramdaman din ang malakas na pagtibok nito. Gabi, pareho tayo. Hala, baka may sakit tayo. Umiling si Gabriel sa kainosentehan nito sa bagay ni iyon. Hinaplos niya ang pisgi ng dalaga at hinagkan ang noon nito. Napapikit sa Sofia at humawak sa balikat ni Gabriel. Hinawakan ni Gabriel ang likod ng leeg niya at bahagyang hinila iyon. Napahiga tuloy siya sa dibdib ng binata at mas narinig ang malakas na kabog ng puso nito. Gusto mo ako? Mariina saad ni Gabriel. Gusto kita? Akmang titingala na siya sa binata nang mas lalo siyang iniinig Gabriel sa dibdib nito. Kapag malakas ang tibok ng puso sa'yo, ibig sabihin, gusto kita? Tumango si Gabriel at napangiti ng malapad. Oo, gusto mo ako. Sige, gusto kita. Tinusok-tusok ni Sofia ang dibdib ng binata. Pero di ba, malakas din ang tibok ng puso mo, Gabi? Ibig sabihin, gusto mo rin ako? Nakaawang ang labing tanong niya. Napahawak pa siya sa pisngi nang makaramdam ng hiya dahil sa tanong niyang iyon. Yes, but I don't know if I just called it like. I always want you beside me. I feel frustrated when I didn't see you even a second. I always look for you, and I want you to be happy. Even in my dream, you are there. I think I'm deeply in love with you. Seryosong saat nito, inis na napakamot ng ulo si Sofia na kinatawa naman ng binata. Sinadya niya talaga iyon para hindi nito maintindihan. Hindi pa siguro iyon ang tamang panahon para umamin siya na mahal niya na ito, lalo na at naguguluhan pa ang dalaga sa nararamdaman nito. Kung aamin man siya, sisiguraduhin niyang mahal na siya nito upang wala na itong kawala sa kanya. Dito ka lang muna. Gusto kitang mayakap. Nangakmang tatayo si Sofia ay pinigilan ito ni Gabriel. Baka pumasok ang sekretarya mo at isipin na iniistorbo kita sa trabaho mo. Nakangusong sabi niya. Sinuklay ni Gabriel ang buhok niya gamit ang kamay nito. Hindi niya iisipin ang bagay na yan. Bago pa makasagot si Sofia ay tinawagan na ni Gabriel ang sekretarya. Nang pumasok ito ay nagulat si Sofia. Ngunit parang wala naman iyon sa sekretarya nito. Sinubsob ni Sofia ang mukha sa dibdib ng binata. Lihim na napangiti si Letlet sa ginawa niya, ngunit hindi iyon pinahalata. What do you think of her? Do you think she disturbs me? Tanong ni Gabriel. Kumunot ang noon ni Letlet at umiling. Hindi naman sir, ang cute nga po eh. Dahil kay Miss Sofia, nakakapagpahinga ka din. Puro ka po kasi trabaho. Naiiling na sagot nito. Nang makalabas ito ay sinilip na Gabriel ang dalaga. Nakanguso ito at nilaro ang suot na polo niya. Narinig mo ba? Tumango si Sofia kaya nakangising niyakap ito ni Gabriel. Manatili ka dyan para makapagpahinga ako. Nakatulugan na nga ni Sofia ang posisyon na iyon. Nagising na lang siya nang ihinto na ni Gabriel ang kotse sa harap ng bahay nito. Gising ka na pala. Nandito na tayo sa bahay. Napagod ka ba? Gusto mong buhatin kita patungo sa kwarto mo? Malambing na saad ni Gabriel at hinaplos ang pisngi niya. Umiling si Sofia at kinunota ng noo. Bakit naman ako mapapagod? Natulog lang naman ako sa opisina mo. Nilibot ni Sofia ang paningin. Binuhat mo ako patungo sa kotse mo?
Mabigat ba ako? Pasensya na. Bakit kasi hindi mo ako ginising? Nakangusong saan niya. Natatawang hinagkan lang ni Gabriel ang noo niya. Ayos lang. Anggaan mo nga eh. Lagi ka naman busog. Hindi na natuloy ni Gabriel ang sasabihin nang mapatingin ito sa harapan at nakita ang kotse ng ina. Why is mom's car here? Tanong niya sa sarili. Mabilis na lumabas sa kotse si Gabriel at inalalayan ang dalaga. Pagpasok pa lang nila ng bahay ay nagsalubong na ang kilay ni Gabriel hanggang sa narinig niya ang boses ng ina. Tama nga siya at narito ang magulang. My baby Gabriel! Sagot nito at tumakbo patungo kay Gabriel. Ngunit nang mapansin si Sofia sa tabi ng anak ay napatigil ito sa pagtakbo at dahan-dahan na naglakad patungo sa kanila. Who is she, Gabriel? Nagtatakang tanong nito. Napalunok si Sofia nang makita ang pagsalubong ng kilay ng ginang at matalim ang titig sa kanya. Napabitaw siya kay Gabriel at nagtago sa likuran ng binata. Gabi, mahinang bulong niya at niyukot ang damit ni Gabriel sa likuran. What are you doing here, Mom? Hindi ko nagsabi na pupunta ka. Seryosong wika ni Gabriel. Paano ko sasabihin e pinapatayin mo ko ng tawag? Inis na asik ng ina. So who is she? Bakit siya nandito sa bahay mo? Is she one of the maids? Bakit hawak-hawak mo ang kamay niya? Tanong nito. Tumiim ang bagang ni Gabriel. Watch your mouth, Mom. Hinawakan ng mahigpit ni Gabriel ang kamay ni Sofia at hinila ito. Dadalhin ko muna siya sa kwarto niya at mag-uusap tayo. Mariin na sabi niya sa ina. Umawang pa ang labi nito nang tumalikod na sila. Gabriel Casimero! Come back here! Sigaw nito, ngunit inilingan lang ni Gabriel. Papalik ako, Mom. Stop shouting! Sagot ng binata. Nakayukong sumunod lang si Sofia. Ramdam niya ang matalim na titig ng ina ni Gabriel sa likuran niya. Bigla tuloy siyang natakot dito. Gabi, galit ba ang mami mo sa akin kasi nandito ako? Ano, baka pati sa'yo magalit siya. Ibalik mo na lang siguro. Umiling si Gabriel at mabilis na sinakop ang labi niya na kinagulat naman ang dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Sofia habang nakatingin kay Gabriel na nakapikit na hinahalikan siya. Hinawakan pa nito ang likod ng ulo niya para mapalalim ang halik. Bumilis ang kabog ng dibdib niya. Hindi alam kung anong gagawin. Kaya dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata katulad ng ginawa ni Gabriel. Ayoko marinig ang sasabihin mo. Huwag mong susubukan na sabihin ulit yun. Iintindihan mo. Tahalikan kita ng paulit-ulit. Habol ang hiningang saad ni Gabriel nang humiwalay ito sa kanya. Nang titigan siya ni Gabriel ay kinakabahan na napayuko siya. Ramdam din niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Dahan-dahan siyang tumango. Babalik ako mamaya. Mag-uusap lang kami ni Mommy. Huwag mo na akong hintayin kung inaanto ka na. Huwag ka na lalabas. Good night. Hinagka ni Gabriel ang noo niya saka siya iniwan na doon. Pagkaba ni Gabriel ay agad na nakita niya ang magulang kasama ang isang babae na hindi niya kilala. Sino ang babae niyon, Gabriel? Nang tanungin ko ang mga kasambahay mo dito, ay hindi nila alam kung saan mo napulot ang babaeng yun. Galit na salubong kay Gabriel ng ina. What are you doing here, Mom? Dad? Hindi niya pinansin ang babaeng kasama ng mga ito. Wala siyang pakialam dito. Kay Sofia lang siya titingin. Kung magalit man ang magulang niya sa pagbabaliwala niya sa mga ito, ay wala siyang pakialam. Hindi sa lahat ng oras, gusto ng mga ito ang masusunod. Dahil may nakita na kaming babaeng na babagay sa'yo! Hinila ng mami niya ang babaeng kasama ng mga ito. Anak siya ng kaibigan ko. Maganda at matalino si Annika. Bagay na bagay kayo, anak! Kumunot ang noo ni Gabriel. You see that I'm a human, Mom. Ipilit yung bagay ako. Kung sa tingin yung bagay siya, huwag niyo na akong idamay. Okay na ako bilang tao. Walang ganang saad ni Gabriel na kinaawang ng mga labi nila. Inis siyang sinapak ng ina niya.
Nakita pa ni Gabriel ang pagtawa ng ama niya, ngunit ang samaan ng tingin ng kanyang ina ay umiwas ito ng tingin. Nabobo ka na ba? Sabihin mo sa akin kung sino ang babaeng. Hindi na ito pinatapos ni Gabriel. She's Sofia Mondragon, the woman that I love. Okay na ba? Kaya tubigil na kayo, mommy. Kakarito sa akin ang mga babaeng anak ng kaibigan mo. If I know, they're just spoiled brat. Inis na tinalikuran ni Gabriel ang mga ito. We're not done talking, Gabriel Casimero! Come back here! Galit na sigaw ng ina niya, ngunit hindi man lang ito nilingon ni Gabriel. Hindi ko tatanggapin ang babaeng yan sa pamilya natin! Doon tumigil si Gabriel sa kanilingon ito. Bahagyang napailing pa. Seriously, Mom? Hindi ko talaga kailangan ng opinion niyo sa babaeng mahal ko. Dahil kahit hindi niyo siya tanggapin, patuloy ko pa rin siyang mamahalin. Ako ang nagmamahal sa kanya, Mom, at hindi kayo. Kung hindi niyo siya kayang tanggapin, ako, kaya ko siyang tanggapin ng buong buo at walang pag-aalinlangan. I will love her no matter what. You can't stop me from loving her. Bumuntong hininga siya. Ilang taon ko na kayong hinayaan na pakialaman ang buhay ko. Sana kahit ngayon lang, hayaan niyo na ako. Abot, Gabriel! Bumalik ka dito! Hindi talaga titigil ang ina niya hagat hindi nagagawa ang gusto nito. Don't look for us. Iyon ang huling sinabi ni Gabriel bago tinalikuran ang mga ito. Napatakip ng bibig si Sofia nang marinig iyon mula kay Gabriel. Nang lumabas ang binata ay pinili niyang sundan ito, dahilan para marinig ang mga sinabi ni Gabriel. At kahit ang ilan ay hindi niya maintindihan, hindi niya inaasahan na ipagtatanggol siya ni Gabriel sa mami nito. Ngunit, ang mas kinagulat niya ay ang malaman na mahal siya ng binata. Nang makita ni Sofia na naglakad paakyat si Gabriel, ay mabilis siyang pumasok sa kwarto at nagtalukbong. Ilang minuto pa ay naramdaman ni Sofia ang pagbukas ng pinto. Alam niyang si Gabriel iyon. Alam kong gising ka pa, Sofia. Rinig niya ang boses ni Gabriel kaya dahan-dahan siyang lumabas sa kumot at tinignan itong nakaupo sa tabi niya. Napailing ito at bahagyang pinitik ang noo niya. Sinabi kong huwag ka nang bumangon. Mumuso si Sofia at hinawakan ang kanyang noo. Ang sabi mo, huwag lumabas. Napatigil siya sa pagkasalita nang pandilatan siya ng binata. Pero lumabas ka pa rin. Sabi nito kaya lalo siyang napanguso. Napatitig si Sofia sa binata hanggang sa hawakan niya ang kamay nito. Hindi mo naman ako kailangang ipagtanggol sa mami mo. Ayoko magalit siya sa'yo. Dahil lang sa akin. Gabi, ayos lang naman sa akin kung susundin mo siya. Hindi ko gagawin yun. Bakit ko pakakasalan ang babaeng hindi ko mahal? At ano, nawabayaan kita? Yun ang hindi ko gagawin, Sofia. Pinipili kita, higit na kanino. Sinapo ni Gabriel ang kanyang muka. Ilang beses ko na siyang hinayaan sa gusto niya. Hindi ba pwedeng suportahan din niyang kaligayahan ko? Seryosong saad dito nang mag-angat ng tingin sa kanya. Hindi ba pwede na ang gusto ko naman ang piliin ko at hindi ang laging gusto niya? Bumangon si Sofia at hinaplos ang pisngi nito. Hinawakan naman agad iyon ni Gabriel at hinagkan iyon. Pero para din naman sa iyo ang ginagawa niya. Gusto ka lang yung sumaya. Mahinahong saad niya ngunit umiling si Gabriel. Hindi para sa akin ang ginagawa niya, kundi para sa sarili niya. Bukas na bukas ay pupunta tayo sa probinsya. Sabi ni Gabriel. Pero paanong trabaho mo? Tanong niya. Hinagkan ni Gabriel ang gilid ng labi ni Sofia na kinamulan nito. Ang kaibigan ko munang bahala sa kumpanya. Kaya walang nagawa si Sofia kundi ang tumango. Kumuha si Gabriel ng may kalakihang bag at inayos ang mga gamit nila. Nagsabay silang bumaba at dire-diretso lang sila sa paglabas. Ngunit pinigilan ni Sofia ang binata. Magpaalam muna tayo sa magulang mo. Mahinang saad ni Sofia na narinig ng mga nasa sala. Inis na umiling si Gabriel at kahit hawak ang bag ay binuhat niya ang dalaga palabas ng bahay. Nabibiglang sinunda ni Veronica ang anak palabas. Gabriel!
Gabriel! Sigaw nito, ngunit hindi ito pinansin ni Gabriel na dire-diretso lamang ang paglalakad patungo sa kotse. Tinatawag ka! Umiling lang si Gabriel kaya pilit na sinilip ni Sofia ang mga ito na nasa labas na rin ang bahay. Pupunta po kami sa Batangas, ma'am! Iyon lang ang nasabi niya dahil pinasok na siya ni Gabriel sa kotse. Ginulo nito ang buhok niya na makapasok. Ang kulit mo! Hindi mo kasi sinabi kung saan tayo pupunta. Paano nila malalaman? Nakangusong saad niya sa binata na napapangiwi na lang. Kaya nga hindi ko sinabi para hindi nila malaman. Pero dahil sinabi mo ay alam na nila kung saan tayo pupuntahan. Nagsimula nang magmaneho si Gabriel. Matulog ka na muna dyan. At iyon naman ang ginawa ni Sofia. Hatang gabi na nang dumating sila sa probinsya. May bahay din pala doon si Gabriel na pinatayo upang gawing bakasyonan. Tulog na siya nang dumating sila, kaya binuhat na lang siya ni Gabriel papasok sa loob. Nagising lang si Sofia dahil sa mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang baywang at hita. Kudot ang noong tumagilid siya, ngunit parang may tinamaan ang dibdib niya. Nang magbulat ng mata, ay agad na bumungad kay Sofia ang puting pader. Hanggang sa naramdaman niya ang pagbaon ng kung ano sa gitna ng dibdib niya. Gulat na napayoko si Sofia doon at halos manlaki ang mga mata nang makita ang mukha ni Gabriel na nakasubsob doon. Good morning, baby. Malambing, ngunit inaantok na bati ni Gabriel sa dalaga. Anong ginagawa mo? Gabriel, nasa... Pilit siyang lumalayo dito. Ngunit hinila lang siya ni Gabriel palapit dito. Matulog pa tayo. Inaantok ako. Saad pa nito. Umiling si Sofia at namumulang hinawakan ang ulo ni Gabriel. Nagugutom na ako, Gabriel. Dahil sa sinabi niya ay napabangon si Gabriel. Parang iyon ang magic word para bumangon ito. Kahit magulo ang buhok, ay wala sa sariling bumangon si Gabriel at dumiretso sa pinto. Sandali, ipagluluto kita. Saad nito, umawang ang labi ni Sofia nang lumabas itong parang wala pa sa sarili. Bumangon din si Sofia at sinundan ito. Napatawa siya nang makitang nakatitig lang ito sa bukas na ref hanggang sa dahan-dahan na kumunot ang noo. I need to go to the grocery store. Bulong nito. Nakangusong niyakap ni Sofia mula sa likuran si Gabriel. Nagulat pa ito, ngunit nilingon siya. Walang laman. Kain na lang muna tayo sa labas. Grocery na lang tayo pagkatapos. Mukhang nahimasmasan na ito. Nakalimutan kong magpabili ng stocks dito. Biglaan kasi ang pagpunta natin eh. Sabi pa nito. Hinarap siya ni Gabriel at sinapo ang magkabilang pisngi niya. Can you wait? Gutom ka na ba? Hindi naman. Kahit ang totoo ay nagugutom na siya. Bagamat kailangan niya magtiis muna, lalo na at wala naman silang pagkain doon. Kaya naman yung magtiis, lalo na at iyon naman ang ginagawa niya noon. Sige, sa labas na lang tayo kumain. Nagbihis na nga sila para kumain sa labas. Piniling kumain ni Sofia sa karinderya na nakita niya. Kahit maaga-maaga pa ay bukas na iyon. Mabilis naman silang natapos, kaya agad na silang nagtungo sa grocery. Kompleto na ba itong binili natin? Tanong ni Gabriel sa dalaga, ngunit hindi ito sumagod. Baby, what do you... Hindi natapos ni Gabriel ang sasabihin nang hindi nakita si Sofia sa tabi niya. Lumingali nga pa siya sa paligid, ngunit hindi niya ito makita. Kaya binalikan niya ang dinaanan nila kanina at nakita ang dalaga sa chocolate section. Kukunin ko ba o wag muna? Akmang kukunin ni Sofia ang chocolate na nakita niya nang maalala si Gabriel. Baka magalit siya kasi puro na ako chocolate. Ang mahal pa naman. Napakamot ng ulo si Sofia. Dapabuntong hininga siya at akmang aalis na nang may kumuha doon. Do you want this, miss? Napalingon si Sofia nang makita ang isang gwapong lalaki. Mukhang hindi tagaroon ang lalaki. Hindi alam ni Sofia kung tatango siya o iiling hanggang sa pinili niyang umiling na lang. Hindi po, pasensya na. Tumalikod na siya dito ngunit hinawakan ito ang braso niya.
mabilis na binawi naman iyon ni Sofia. Nagulat din ito sa mabilis niyang pagbawi. I'm sorry. Nakita ko kasing parang nagdadalawang isip kang kunin. Naalala ko lang sa iyo ang kapatid kong mahilig din sa chocolate. Madamis itong gumiti sa kanya. Kumuha ka na lang. Ako nang bahalang magbayad. Umawang ang labi niya. Ako magsasalita na para tanggihan ito nang may kamay silang nakita na kumuha ng chocolate. Halos ubusin na nga nito iyon. Kasabay nun ay ang paglapit nito sa baywang niya. Are you craving for this? Akala ko kung saan ka pumunta. Bigla ka nawala sa tabi ko. Boses iyon ni Gabriel kaya tiningala niya ito mula sa kanyang likuran. Gabi! Bulong niya. Gabriel! Aba pare! Nasa probinsya ka! Sabay silang napalingon ni Gabriel sa lalaking nasa harap nila. Kumunot ang noon ni Gabriel. Huwag mo nga akong mapre-pre, Calix. Bubugbugin kita. Inis na asik ni Gabriel sa kaibigan. Natatawang napailing ito at tiningnan ni Sofia. Hisiloso, no? Napanguso lang si Sofia. Magkakilala pa lang dalawa. Magkaibigan pa. Hindi pa nga niya tuluyang kilala ang binata. Kahit ang mga kaibigan nito ay wala siyang kilala. Don't go near her. Pag lumapit ka, babalian ko yung kamay mo. Inis na inis pa rin talaga si Gabriel dito. Kapag walang ginagawa ang iba, papuntahin mo dito. Alam niyo naman ang bahay ko dito, di ba? Ipapakilala ko siya sa inyo pero walang hahawak. Sige, alis na. Lapit-lapit. Suntukin kita eh. Iyakap ni Gabriel si Sofia na kinatawa naman ng kaibigan nitong si Calix. Lagi na lang talaga kitang nahuhuli. Nakangising siya at nito na kinatalim ng tingin ni Gabriel dito. Malahimik ka. Alis na sabi. Inambahan ito ni Gabriel kaya natatawang kumaway ito sa kanila. Pinalo ni Sofia ang braso ng binata. Ang bad mo naman sa kaibigan mo. Mabuti pa nga at may kaibigan ka. Maging mabait ka kaya sa kanila. Nagsalubong ang kilay ni Gabriel at tinignan siya. Pinitik nito ang noon niya kaya napahawak siya doon. Huwag kang makipag-usap sa mga lalaking hindi mo kilala. Nagsiselos ka lang eh. Nakasimangot na sabi niya. Ano naman? Basta, huwag kang magpahawak o makipag-usap sa kanila. Hinila ni Gabriel ang dalaga patungo sa dibdib nito. I love you, baby. Pabuntong hiningang saad pa nito na kinangiti ni Sofia. Magsiselos ka tapos maya-maya, magiging sweet ka na. Pag-upo na niya. Patagal na akong sweet. Hindi lang talaga halata. Natawa na lang si Sofia sa sinabi nito. Halos ubusin na nga ni Gabriel ang chocolate noon. Tuloy ay bumuli pa sila ng isang ref dahil sa maraming binili ni Gabriel. Nagpatulong ito sa pagbuhat ng grocery patungo sa kotse. Marunong ka palang magluto? Namamanghang tanong ni Sofia nang makitang kumuha si Gabriel ng ingredients para sa lulutuin nito. Oo naman, kaya kong gawin ang lahat. Pagamayabang nito na kinatango ni Sofia. Sa apat na araw nilang pananatili doon ay si Gabriel ang nagluluto. Hanggang sa isang araw ay nagulat sila nang dumating ang mga kaibigan ni Gabriel kasama ang magulang nito. Bakit yun sila dinala dito? Seryosong tanong ni Gabriel sa mga kaibigan. Pinigilan ito ni Sofia. Huwag kang ganyan sa mga magulang mo. Ikaw talaga. Sandali nga. Naglakad si Sofia patungo sa mga ito. Baby, saan ka pupunta? Sinundan ni Gabriel ang dalaga nang pumunta ito sa mga magulang niya kung saan nakaupo sa sala. Good morning, ma'am. Ano po? May gusto po ba kayong inumin? Kumain na po ba kayo? Magalang na tanong ni Sofia. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ng dalaga. Huwag ka na mag-abala. Kumain na sila. Salubong ang kilay, nanilingon siya ni Sofia kaya natigilan siya. Pala desisyon ka talaga. Kahit inumin nga lang, doon ka na kaya sa kaibigan mo. Mamaya ka talaga sa akin. Nakangusong asik ni Sofia. Mahinang natawa si Gabriel at hinawakan ang kamay ni Sofia. Sige na, at ako na mag-aasikaso sa kanila. Nakatingin lang dito ang magulang ni Gabriel.
Nakita ni Veronica at Ian ang saya sa mukha ng kanilang anak habang nakatingin sa dalagang nasa harap nito. Hindi maiwasang mapabuntong hininga ni Veronica. Iyon kasi ang unang beses na nakita niya ang saya sa mukha ng anak. Inaamin ni Veronica na nagkamali siya sa pangingi alam sa buhay ng anak. Natatakot kasi siyang baka bigla silang mawala ng asawa niya at maiiwan itong mag-isa. Sinubukan niyang maghanap ng babaeng babagay dito. Hindi niya alam na sumusobra na pala siya. Talaga? Sige na nga. Bumungis niya si Sofia at saka umalis sa harap ng mga ito. Nakita ni Gabriel ang pag-appear ni Sofia sa mga kaibigan niya na kinakulot ng noon niya. Aba't pinagkaisahan niyo akong Gabriel, anak. Pagtawag ni Veronica sa anak na kinatigil nito sa pagsasalita. Napatingin si Gabriel sa ina. Ikukuha ko kayo ng maiinom at makakain. Anak, pakinggan mo muna ang mami mo. Pabuntong hiningang wika ni Ian sa anak. Para saan ba, Dad? Kung nandito lang kayo para sirain o pigilan kami ni Sofia, ay masabuti pang umalis na lang kayo. Seryosong sabi ni Gabriel. Umiling si Veronica saka tumayo para hawakan ang kamay ng anak. Hindi yun ang pinunta namin dito, anak. Pasensya na sa mga sinabi ko. Hindi ko man lang naisip na kung ano yung mararamdaman mo sa sinabi ko. Naiiyak na hinaplos niya ang pisngi ng anak. Natakot lang ang mommy dahil baka bigla kaming mawala ng daddy mo ay maiiwan kang mag-isa. Nag-iisang anak ka lang namin. Natatakot akong maiwan ka ng walang kasama. Kaya nagdesisyon akong hanapan ka kaagad ng babaeng pakakasalan. I am sorry for not thinking what you're gonna feel about it. I'm sorry if I make a decision without consulting you. I'm sorry, anak. Umiiyak na sabi nito. Lumambot ang puso ni Gabriel habang nakatingin sa ina. Hindi naman niya magawang magalit dito ng matagal. Ang mahalaga ay alam nitong nagkamali ito. Hindi lang kita mahal eh. Come here. I will hug you. Hinila niya ang ina at niyakap ito. I'm sorry too for what I've said. Minsan lang ako sumanya ng ganito, Mom. Kaya ayokong palagpasin ang pagkakataong iyon. Tumango ito. Alam ko. Kaya pasensya na. Nang humiwalay ang ina sa kanya at tilingon si Sofia na nakipag-usap sa mga kaibigan ng anak niya, ay napatingin doon si Gabriel at ganoon na lang ang pagsama ng mukha nito dahil sa nakikita. Pwede mo ba akong ipakilala sa girlfriend mo? Para sa akin ay siya ang rason kung bakit tayo nagkabati ngayon at saan ka pupunta, anak? Bigla kasing umalis si Gabriel sa harap niya. Padabog itong nagtungo kay Sofia. Natawa ang magulang ni Gabriel nang makita ang anak nilang possessive na niyakap si Sofia mula sa likuran at sinamaan ang mga kaibigan. Inabot ni Gabriel si Trix at sinapak ito. Nakita kitang hinawakan siya. Natatawang tinaas ni Trix ang kamay at nagtago sa likod ni Calix. Nagtawanan ang mga kaibigan niya. Nagselos na yan sa akin. Kay Joren ka magtago. Tinulak ni Calix si Trix patungo kay Joren na lumayo naman dito. Sige, magselos ka dyan. Iiwan ka ni Sofia mamaya. Turn off talaga sa mga lalaking seloso. Nakangising saat ni Luis na kinatigil ni Gabriel. Nagkatitigan ang tatlo at sabay-sabay na umalis para maupo sa sofa. Si Gabriel naman ay hinarap si Sofia na natatawa lang. Iiwan mo ako kapag seloso ako? Parang batang tanong ni Gabriel. Umiling si Sofia at tinignan ang mga nasa sala. Ngunit sinapo ni Gabriel ang pisngi niya para iharap dito. Hindi naman kasi ayos lang kahit seloso ka. Nakangusong sagot niya. Hinawakan niya ang kamay ni Gabriel na nasa pisngi niya. Mukhang gusto na ako makilala ng mga kaibigan at pamilya mo, Gabby. Kinakabahan na tuloy ako. Ano bang sasabihin ko sa kanila? Mahinang tanong ni Sofia. Napatitig si Gabriel dito. Nakausap mo na sila. Kinakabahan ka pa. Iba naman kasi yun. Pinag-cross niya ang mga braso. Pareho lang naman yun.
Balika na nga ah. At hinila na siya ni Gabriel patungo sa mga ito. Pinakilala ni Gabriel ang dalaga sa magulang at kaibigan niya. Hanggang sa nakita na lang ni Gabriel na nakausap ang mga kaibigan. Habang ang paningin ay kay Sofia, nakausap ngayon ang mommy niya. Nakita pa niya ang panaitawa ng mga ito. Son, para kang takot dyan. Hindi sasaktan ng mommy mo ang girlfriend mo. Maniwala ka. Nakakita mo naman mukhang close na sila. Nakangiting saad ng ama. Napalabi si Gabriel. Hindi naman yun ang pinag-aalala ko, Dad. Nababahala lang ako dahil paniguradong mamayang gabi ko pa masasolo si Sofia. Mukhang hindi na siya bibitawan ni mommy. Kabuntong hiningang sabi ni Gabriel. At tama nga ito. Gabi na nang makuha niya si Sofia. Mukhang masaya itong kasama ang ina niya. Bukas, tuturuan ako ni mama magluto, Gabi. Pagkukwento nito sa kanya nang pumasok sila sa kwarto. Dahil naroon ang ina at kaibigan ay magkatabi silang matulog. Kahit naman hindi doon matutulog ang mga ito, ay tatabi pa rin siya kay Sofia. Mas payapa kasi ang tulog niya kapag katabi ang dalaga. Sa gabi na naman kita makukuha. Gusto mo bang mamasyal bukas pagkatapos mag-agahan? Ililigbot kita dito. Nakangiting saad ni Gabriel nang mahiga si Sofia sa braso niya at niyakap ang baywang niya. Sige, magpapaalam ako kay mama para alam niya. Mabait naman pala ang mami mo, Gabi. Hinilig ni Sofia ang mukha sa dibdib ni Gabriel at naramdaman ang malakas na kabog doon. Malakas na naman ang kabog ng dibdib mo. Nakangiting saad niya. Mumiwi si Gabriel at niyakap siya ng mahigpit. Sa'yo lang lumalakas yan. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Sofia. Sa sobrang tuwa niya ay tumingala siya at walang sire-siremonyas na sinakop ang labi ni Gabriel na sandali pang nagulad. Mahal din kita, Gabi. Hinawakan ni Sofia ang panga ng binata at lalo pa itong hinalikan. Ilang sandali ay tinugon na ni Gabriel ang halik ng dalaga hanggang sa gumalaw ang kamay nito sa buong katawan niya. Nasa kaligitnaan na sila nang tumigil si Gabriel. Namumungay ang mata ang tiningnan siya nito. Hinagkan ang ilong niya at tiyakap ng mahigpit. Hindi ko gagawin ang bagay na yun. Agad hindi pa tayo kasala. I respect you. Kung nakakailangan kong magpigil ay gagawin ko. Gusto kong birhen kitang iaharap sa altar. Bilang pagrespeto na rin sa'yo. Hinagkan ni Gabriel ang noo niya. I'm your first. At gagawin kong memorable ang una nating pareho. Hindi mapigilang maluha ni Sofia. Akala niya noon, siya na ang pinakamalas sa lahat. Ngunit mabait pa rin pala ang Diyos sa kanya kasi kahit ganun ang nangyari sa kanya, meron pa rin iyong taong panadala para tulungan siya at mahalin ng sobra. Hindi man siya minahal ang mga taong pinagkatiwalaan at pamilya niya. Merong lalaking handang bitawan ang lahat para sa kanya. Ang swerte niya dahil nakilala niya si Gabriel. Kung hindi siguro siya tumambay sa restaurant na iyon, walang Gabriel siyang makikilala. Maraming salamat, Gabi. Salamat sa lahat-lahat. Salamat dahil minahal mo ako kahit ang daming babae na mas bagay sa'yo. Umiling si Gabriel at tinitigan siya. Sa dami ng babaeng bagay sa akin, pero ako ang bagay lang sa'yo. Kumindat pa ito sa kanya. Kasalanan mo dahil kahit ang dumi-dumi mo sa unang pagkakita natin, ang ganda mo pa rin. Sobrang inosente mo. Naiiling na saad dito, kaya nahihiyang sinubsob niyang muli ang mukha dito. But I would call it love at first sight. Totoo na gustuhan kita sa unang pagkakita natin. Mas minahal lang talaga kita nang magkasama tayong dalawa. Unang beses kong naramdaman ang ganito kaya hindi ko palalagpasin ito. Minahal kita at sisiguraduhin kung sa akin ka babagsak hanggang sa huli. Mabilis na bumangon si Gabriel at nagtungo sa closet nila. Bumangon din si Sofia upang tingnan ito. Nang bumalik si Gabriel ay may hawak na itong maliit na kahon na kinakulot ng noo ni Sofia. Ano yan? Gabi na kakain ka pa ng chocolate? Tanong niya na kinatawa nito. Tinaas ni Gabriel ang baba niya at gigil na hinalikan ang labi nito. Binili ko pa to galing Australia.
Hindi ko alam kung alang pumasok sa isip ko para bilhin to. Unang kita ko dito ay ikaw talaga ang unang pumasok sa isip ko. Sinubukang hawakan iyon ni Sofia. Ngunit nilayo lang ni Gabriel iyon habang natatawa. Ano nga kasing laman niyan? Pungulit niya. Kapag ba pinakita ko, papakasalan mo ko? Nakangising tanong ni Gabriel na kinaawang ng labi ni Sofia. Ha? Pakakasalan kita? Palipat-lipat ang tingin ni Sofia sa kahon at sa binata. Hindi maiwasang mapangiti ni Gabriel nang makita ang ginawa ni Sofia. Mukhang hindi nito nakuha ang ibig niyang sabihin. Kapag bumayag ako, ipapakita mong laman niyan? Inosenteng tanong niya at pilit sinisilip ang kahon sa kamay ni Gabriel. Umawang ang labi ni Gabriel sa sinabi niya. Oo naman. Sige na nga. Kunwaring napipilitan siya, ngunit ang totoo ay gusto din naman niya iyon. Malakas na natawa si Gabriel. Kinuha niya ang kamay ni Sofia at binuksan ang kahon. Dahil pumayag ka na, bukas na bukas, magpapakasal tayo. Kinuha ni Gabriel ang singsing at dahan-dahan na sinuot iyon sa daliri ni Sofia na hindi niya inaasahan na kakasya iyon sa dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Sofia nang makita ang magandang singsing sa kamay niya. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Ngunit, alam niyang umaapaw ang saya sa puso niya. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya at niyakap si Gabriel ng mahigpit. Umiiyak siya dahil sa saya. Mahal na mahal kita, Gabby! Salamat! Umiiyak niyang sabi. Pinupog ng halik ni Gabriel ang mukha ng dalaga at sinubsob ang mukha sa liig nito. And I love you so much, baby. Mahal na mahal kita na sobra. At muling nagtagpo ang mga labi nila. Ang masayang ngiti na pinagkaloob nila sa isa't isa bago sila natulog. Naunang nagising si Gabriel at masayang binalita iyon sa lahat. Ang mami ni Gabriel ang mas masaya at talagang tinawagan ang lahat ng kakailanganin nila sa kasal. Ako nang bahala sa kasal niyo. Gabriel anak, ituon mo na lang ang buong atensyon mo kay Sofia. She deserves your attention and love. Don't worry. Sisiguraduhin kong pareho niyong magugustuhan ang gagawin ko. Nakangiting sa Adi Veronica sa anak at nang tingnan si Sofia ay mabilis niyang niyakap ito. Welcome to the family, Iha. Sorry again sa mga nasabi ko sa'yo. Salamat po, Mama. Wala na po sa akin yun. Maraming salamat po talaga. Masayang saad ni Sofia. Totoo nga ang sinabi nito sa kanila. Pareho nilang nagustuhan ni Gabriel ang ginawa nito. Mula sa simbahan hanggang sa reception ay manghang-mangha sila ni Gabriel. You are now my wife, baby. Emosyonal na saad ni Gabriel at hinagka ng asawa. Natapos na ang kasal, ay naroon pa rin ang mga ngiti sa labi nila. Ginusto ni Gabriel na mag-honeymoon sila sa Maldives. Kaya pagkatapos ng kanilang kasal, ay agad na silang lumipad patungo doon. Hindi mo pa tinignan! Binirin ko sa iyong bantayan mo si Maika! Yakap ka ng yakap sa akin! Hanapin mo! Inis na sabi ni Sofia sa kanyang asawa. Lumipas na ang mga taon at may isang anak na sila ni Gabriel. Magtatatlong taon na ito sa susunod na buwan. Nilagay ko siya sa kuna niya, baby. Tarantang saad ni Gabriel. Tumakbo ito paakyat sa kwarto at mula sa baba ay narinig niya ang pagmumura nito. Ano ba't parang tarantang-taranta kayo, Rian? Tanong ng boses ng mommy ni Gabriel, ngunit patuloy lang sila sa paghahanap. Ma, si Maika nawawala. Nilagay lang siya ni Gabby sa kuna, pero pagbalik ay wala na siya. Maiiyak na saad ni Sofia. Pigil ang tawang hinaplos ni Veronica ang likuran ng apo na ngayon buhat-buhat niya. Bakit hindi niyo tingnan ang CCTV? Naglagay pa kayo, hindi niyo naman pinapakinabangan. Kalmadong saad nito. Nagkatinginan si Gabriel at Sofia saka mabilis na nagunahan sa pag-akyat upang tingnan ang CCTV. Tingnan mo yung mga magulang mo! Ang babaliw! Maglaro na nga lang tayo, apo! Dinala ni Veronica ang apo sa sala at inupo ito sa malambot na carpet. What are we gonna play, hmm? Mom! Mama!
sabay na sigaw ni Gabriel at Sofia habang pababa ng hagdan at tinungo ang sala. Nakataas ang kilay na tinignan ni Veronica ang dalawa. Ano, nakita niyo na? Ayan, lambingan pa nga. Dapat ay sa akin muna itong apo ko kung may plano kayong bigyan siya ng kapatid. Kayo talagang mag-asawa. Naiiling na saad nito. Namula si Sofia at kinurot si Gabriel. Ang nanti mo kasi. Natawa lang si Gabriel. Sabay silang naupo sa carpet. Tumayo naman si Veronica at tinungo ang kusina. Nakita mo na? Iniwan pati ang niluluto. Binuhat ni Sofia ang anak at pinupog ng halik ang mukha nito. Humagikik naman ito at tiyakap ang leeg ng ina. Pinakaba mo si mami anak? Kasalanan din talaga ng daddy mo to eh. Sinamaan ang tingin ni Sofia ang asawa. Sa labas ka mamaya matutulog. Inis na asik nito. Baby, bawal mag-away sa harap ng anak natin. Umawi ka mamaya sa akin. Nakangising sa ad ni Gabriel at minuhat ang asawa kasama ang anak paupo sa kandungan nito. Ang bigat ng dalawang baby ko. Niyakap niya ang dalawa na kinatawa ng mga ito. I love you asawa ko. Kahit lagi kitang inaaway, mahal na mahal kita. Kami ni baby, mahal ka namin. Hinagka ni Sofia ang labi ni Gabriel na lalong kinangiti nito. Mahal na mahal ko rin kayong dalawa. Kahit sa kabilang buhay, mamahalin ko pa rin kayo. Malambing na saad ni Gabriel. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa estado ng buhay o yaman, kundi sa kahandaan na magbigay, magmahal at magtiwala sa isa't isa. Ang kwento ni na Gabriel at Sofia ay isang kwento ng pag-ibig, pag-asa at pagbabago na magpapakita sa atin na ang tunay na pagmamahal ay nagtataglay ng kakayahan na baguhin ang buhay ng isa't isa. Sa kabila ng pagsubok ay nagtiwala silang sabisig pa rin ang isa't isa ang kahahantungan. Wakas! Puno ng pag-asa at pagmamahalan ang ating natunghayan na kwento. Dito lamang yan sa Inday Series. Maraming salamat po sa palagi at patuloy na pagsuporta. Lalo na kina Raquel Semblante from Santa Maria, Bulacan. Minda Adarlo ng Oriental Mindoro. Annalyn Serbas, avid fan from Taiwai, Hong Kong. Liza Tolentino, listening from Hong Kong. Dinaline Delfinado from Singapore. Perlita Mainier. Christina Aquino, listening from Brooks Point, Palawan. Jeneline Ferraris, listening from Bacolod City. At kay Joan Atag Del Puso from Carolina, Naga City, Bicol. Ano naman kaya ang hatid ng susunod na istorya ng pag-ibig at inspirasyon? Abangan, dito lamang yan sa Inday Series.